Ewa, kaso weird. May po kasama ko si Konsyal Gigil. Konsyal ng aming barangay. Meron na kaming pupuntahan. Isang breast cancer na babae yun. Breast cancer patient. Tingnan natin yung sitwasyon nila dun. Come on down. Ito na tayo mga kaso weird, no? Nandito pa rin tayo sa Bukana. Hello po. Magandang umaga. Hiram mo na. So ayun mga kasword, nandito na tayo na si ate. Ano po mga alam nito? Ningning. Ilang taon na po kayo? 51. 51 na po kayo? Parang hindi naman halata ng 51. Siya po yung may breast cancer po ba? Ovarian cancer. Ah, hindi breast cancer? Ovarian. Ano yung ovarian? Mayuma. Yung kanyang bahay. Bahay bata. Inalis na pareho. Inalis na? Pero galing na po kayo sa ospital, no? Oo. Oh. Dalong guys na. Kayo po yung mister po. Oo. Oh. Si ano pangalan niya? Kapatid po. Adrian. Si Adrian. Kasi mga kaso weird, si ate Ningning. Nag-diagnose siya ng ano yun? Oh. Stage 3 ovarian cancer. Stage 3 ovarian cancer. Pero ano yun? May pag-asa pang gagaling yun. Alam mo, sabi sa akin ng doktor ko, stage 3 na nga daw hanggang palo na ng stage 4 na. Yan, so ang anong trabaho niyo po dati? Tricycle driver siya ang kay si Kuya Adrian, tricycle driver. Tricycle driver. Sa hardware, sa sekretary. Sekretary sa hardware. Di wala na, nag-resign na ako, gawa nga lang sakit. Ovarian cancer, ngayon ako nakarinig ng ganun ah. Ovarian, mayuma, bahay bata. Yan ang inalis na pareho. Ano pong naging epekto niyo sa inyo? Sa nanghihina ang katawan ko na wala resistensya po. Ayan mga kasuwer, si ate po, yung mga gamit nila, nabenta na po lahat. Yung yan, yung motor na yan, nabenta na rin yan sa kanila yan, sa kay Adrian. Yung tricycle nila, kung alam ko lang, na binenta ng ganun kamura yun. Yan, sa hospital kami nagkabilihan. 45? Yung tricycle nila, kasama na yung buong tricycle na yun. Bininda lang nila ng 45 para lang mabayaran yung sa ospital. Kaya, wala na silang, ano pang, ngayon naman, ang binibenta nila, yung bahay nila. Masang nga yan. Para lang makasurvive. Paano, para sa chemo? Masang nga na sigwit. Sinanglan yun na. Tapos, napunta lang lahat sa ano. Sa naman niya, sa gamit niya. Magpapagamit ko sa kanya. Magpapagawa sa ospital. Buti nakalabas na po kayo sa ospital. No, ang kaya wala na ilabas baka ng aking tricycle nga. Yung pera namin dala, yung sinanglangan namin po 50. Tapos, nung nakumpay nito, nung ikinumpahin, nagtotal lang pa sa medicine, 17,000. Oo. Bago pinaka-total na, 47,000 na. Kulang pera namin. Tapos, yung kapatid ko, may kakilalang nabili na nga ng motor, ng tricycle. Inala ko na yung tricycle ko para lang kami makalabas ng ospital. Grabe no. Ilang buwan po kayo sa ospital? Wala lang buwan. 4 days lang. Pero nung nadayag nyo sa ako, last year pa, inapera na ako. Kaso nga lang taong pa naman yung okay. Umulit ulit. Tapos nagka-stage 3 na ngayon. Dati nga. Last year pa naman last stage 3 na. Hindi na ako nagpakaya mo kaya. Pero pag pag ikikim mo kayo, ano yun, may pag-asa bang makasurvive, magumaling? Sabi ng doktor. Ano ba yung chemo? Kasi hindi naman yun pakabang buhay, no? Ang chemo, yun ang nawawala ng bubuk na umo. Ilang yung session? 6 na session. Halos titigil ka sa hospital na halos 6 na buwan mo yung treatment ka ng 6 na buwan. Yung 6 na session na yun, magkano ba kabuti yun pagka mag-chemo? Alam ko, mahal yung chemo, no? Sabi ng tiyahin ko, si Ringo, yung nagtanong ako sa tiyahin ko sa bayan, maabot doon ng 40 to 50,000 sa isang salang lang yun.
yun lang isang salang nun. Grabe no. Ayan. Kaya hindi ko na ipakain ito. Ang ginawa ko naman, ito nga, minagalok sa amin ng bali pamangkin niya, tiyahin naman niya, na paggamot nga raw sa kalasang hindi. Ay, yung albularyo. Albularyo. Ayan mga kasuri no. Alam ko, pagka sa mga medical kasi sa doktor, wala talaga ganyan. Pero yung... sabi nila. Basta kayo po, na-diagnose kayo na may cancer. Last year pa. Noong last year pa. Hanggang sa naubos na yung kanilang mga pinagkukunan talaga buhayan mga kasuwerd. Wala na, wala nang natira. Ito pag ano yun, pag nakasangla baka pag narimit ha, wala saan kayo titira. Yung isa kapatid ko sa isang kwarto, makaibigan. Iwanan ko muna. Grabe no. Pero yun naman ang sabi ng doktor pag na-chemo, nag-undergo ng chemo, sabi ng doktor, umaobserve daw ni Gayo. Makaka-recover daw eh. Kaso paano kami makaka-recover kaya wala kang pambakain. Naubos na ang pera. Ano yun, pag ang isang session, hindi naman yung araw-araw yun. Wala ko, mga kasuwerd, wala akong maintindihan sa mga ganyang kemo. Isang buwan ata, at 3 days kang titigil ng hospital. Nasa isolation sa 3 days. Ibig sabihin, once a month, pwede ganun? Oo, once a month. Okay. Sige. Ito mga kasuwerd, kasi ako, ayaw ko lang tumanggap ng sponsor noon. Tinigil ko na yung mga sponsor ko. Alam ko, ang dami nagpapadala sa akin ng sponsor. Ngayon, kaya nga, pinapaano ko na kay Madi. Lahat ng mga gusto mag-sponsor sa akin, doon ko na pinapunta kay Madi para si Madi na yung mga tumutulong sa lugar namin. So, ito nga, na kasi nga, ako nagkaroon, ako alam ko breast cancer. Kasi marami na rin akong mga na-encounter na breast cancer, nakausap noon eh. Iba pala, ovarian cancer pala. Ayan, so, kung meron pa naman pag-asa pala, baka sakaling magumaling pa si ate, titignan natin kung ano ang maitutulong ko ngayon. Yung lahat ng mga gustong mag-sponsor sa akin, ibibigay ko kay ate. Baka kung every month pala, kahit mga 30 to 50, ganun, baka kaya natin i-produce yan. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko ng paraan kung ano yung maitutulong ko. Sa pamamagitan ng ating mga sponsor, at saka, ito, may dalad. Ito, ate, ibibigay pa ako sa inyo. Ito, ano to mga kasuwerd, ito. Ito yung kinita sa aking clothing. Mga tunubo ko sa aking clothing. Kaya maraming salamat po sa lahat ng bumili ng mga t-shirts ko. No, sa mga bumili ng t-shirts ko dahil ito, kumukuha ako ng piraso dito para kahit pang gastos nyo lang muna to. Ano po yan? Sa inyo na po yan. Salamat. Yan. So hindi nga pala sabihin kung magkano yan. Huwag nyo na po sabihin. Ayos lang yan. Basta yan yung clothing ko kasi mga kasuwerd, ang puhunan nun, halimbawa, basta may puhunan siya, si Mika, yan yung nagmamanage ng clothing ko. Ang nanay po niyan ay may sakit din, wala rin silang trabaho, kaya siya ang pinamanage ko, so may kita din siya, naghahati kami sa tubo, para matulungan ko rin si Mika sa pangangailangan nila. Ngayon, nakapagpakabit na sila ng kontador, na nabibilhan niya na si nanay niya ng pang-insulin. Talagang maganda yung nagiging resulta sa kanya. Kaya hati kami nun ni Mika. Kaya kung gusto nyo bumili ng t-shirts ko, kontakin nyo lang yan si Mika. Tapos yan po yung kinita sa, ano ko, lahat ng kinita na part ko. Kaya atin na po ibinigay ko na po sa kanya. Kaya maraming salamat sa bumili ng clothing. At hindi lang po yan. Kung every month pa, sa susunod na sahod ko sa YouTube, magtatabi po ako. 50,000 po para sa inyo. Kung every month, para sa susunod na naman, kung every month ang session, mapoprovide natin kasi may isang buwan pa tayong paghandaan pa eh. Basta ako po, gagawin ko po lahat na makatulong sa inyo. Sana gumaling po kayo. Basta, hanggat sa kung 6 session din, 6 na session, kung every month yan, so 6 na buwan kong sahod, magbabawas ako dun para po sa inyo po. Yan. Kung mayroong mga gusto mag-sponsor, tatanggapin ko po yan. Basta yun. Kung every month pala. Akala ko kasi, araw-araw. Yun pala ang chemo, every month. So, isang session. Sige po. Kung wala mang, alam ko marami mag-i-sponsor, pero kung wala man ako makukuha ang sponsor, ako na pong bahala sa inyo po kung every month po. Ako na po. Basta tuwing sahod ko po sa YouTube.
kasi buwan-buwan naman yung sahod ko, yung tatabi ko po para sa inyo. Eh sana po magdasal. Oy, tulungan niyo kami magdasal. Sana gumaling si Ate. Sana makarecover. Sayang yung ano. Nagpaalabularyo yun na sila mga kaso weird. Kasi nga hindi na kinaya, wala na sangla. Ito, motor ni Kuya. Kuya Adrian, nabenta na 'yan. Yung tricycle niya nabenta na nang napakamura. Kung alam ko lang ako na bumili noon eh. Hindi. Madali yan eh. Lataas ang amin. Tapos ito, wala na, nakasangla na pala. Eh, pero binibenta nyo rin. Hindi na, eh, sa pinsa naman yung nakasangla, eh, di may usapan na naman sila. Huwag nyo lang, ibenta muna. So, sayang naman. So, yan nga po lang, si Ate Ning ay sa hardware nagtatrabaho dati, si Kuya Dre naman ay tricycle driver. Lahat ng, lahat, pag napundar nila, wala na. Wala na sa kanila lahat. Pati itong bahay, nasa nakasangla na. Kaya yun tayo, yun lang ang ako, yun ang may ipapangako ko sa inyo kung every month. Kaya kung halimbawa pag may pera na kayo, pwede na umpisahan ang session ng kayo mo. Kung may hawak ng pera. Kung may hawak na. Yung unang session po yun. Tapos next month na naman. Sige, kayang-kaya po yan. Basta, eto ngayon, pag mayroong gustong tumulong po, iipunin ko po lahat yun. Pag nakaipon tayo ng 50,000, ibibigay ko na po sa inyo para asikasin niyo po yung kayo mo. Tapos, sa susunod na buwan naman, magkakaroon pa kayo, promise yan, magkakaroon po kayo ng 50,000 kung every month ang interval. Kasi bukod sa sponsor, ako po ay magtatabi po ako lagi ng 50,000 po sa loob ng 6 na session, 6 na buwan na sunod-sunod para sa inyo. Hanggat kumikita tayo sa YouTube mga kasuward, magtatabi po ako nun. Buwan-buwan naman ako sumasahod sa YouTube eh. Yan. Pero kung merong mag-sponsor, magaganda na rin po, dagdag na rin po yun. Sige po, abangan nyo lang po. Sige. Ako po si Marcelina Katigbak. Ay, kilala po ako sa tawag na Ningning. Nagpapasalamat po ako sa vlogger na ito. Nakarating siya sa lugar namin dito sa Bukana. Si Japper. Sniper si Ward. Eh, teka. Katigbak? Eh, di ka mag-anak si Madi? Madi? Oo. Sila magkapatid eh. Magkuya sila. Ah! Yung tatay, mag-anak yung tatay ni Madi, tsaka tatay ko mag-isang buong. Ah, okay. Aka mag-anak pa ni Madi. Ayun, si Madi. Marami ding nag-sponsor kay Madi. Huwag kang mag-anak eh. Basta kung ako, ang ano ko lang, dasal ko lang, ang sana gumaling ka po. Pagdating po dun sa budget ko, yung 50,000 a month po, wala, kayang-kaya na po yun. Kahit na ako na po yun, ako na po yun mag-sponsor. Ako na mag-sponsor. Every month. Sige po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ano? Huwag nyo na ibenta yung bahay nyo kasi sayang naman. Yung may mga anak po kayo. Sige. Sige na lang. Abangan nyo mga kasuward. Sana tulungan nyo tayo. Magtulungan tayo. Magdasal natin si Ate na makarecover. Kung sino man yung mga naka-experience o may alam na naka-experience ng ganyan, ovarian cancer, baka pwede kayong mag-comment. Siyempre, yung mga nakasurvive, nakagumaling. Kung ano yung mga mai-share nyo. Kasi cancer, mahirap yata. Ano? Mahirap ang cancer. Wala na doon. Pagka tinakda ka na ng doktor na... Pero wala namang tinakda sa inyo. Walang sinasabi. Baka sakali, malay nyo, may awaan Diyos, mga gumaling pa lahat eh. Sige po. Hanggang dito na lang, te. Sige. Nandito na lang po. Maraming salamat po. Talo na po sa mga sponsor na. Tsaka po i-like nyo yung kanyang video. Salamat po. Salamat sa iyo, Japper. Ayan mga kasubad, yung mga nagtatanong kasi sa akin tungkol dun sa mga sarili kong charity na yung sa pera ko nanggagaling mismo. Hindi ko po binablog yun. May mga ginagawa po ako na behind the scene. Hindi ko na po binablog kasi ang mga binablog ko yung mga sponsor ko. Pero ito lang ngayon, ibablog ko to ngayon kasi baka sakaling matulungan din niyo ako. Basta yung sinabi ko, ano na yun, para sa akin, ako nang bahala doon yung mga sinabi ko kanina. Kung may mag-sponsor, mas maganda para mas dumami pa, mas mabilis, mas may lagi tayong may pundo. Yun! Sige tayo, ingat mo kayo, God bless po. Okay, wala na pag-asa mo. Sige po. Tsaka si Adrian. Sige. Sayang. Nakita ko rin siya ng personal. Sayang tricycle mo. Okay, nakita ko sa palinggan niya. Sayang yun, binibentang, hindi ko na sabihin yung presyo, pero huwag niyo na ibenta po. Sayang. Bagsak presyo lahat. Sige. Yun.
siapa si si Konsyal Bigil. Ang aming konsyal sa Bukana, siya po ang pumunta sa akin para baka daw matulungan namin yung pamilya na yun. Hey! Ha? Gusto ka magpahal? Oh, mag-hi ka muna, mag-hi! Hello! Picture nga, pa-picture nga! Mayroon daw ano, may nanonood sa ating bata. Picture na, picture. Yun. Selamat. So yun mga kasuward, hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang po ang update nun. Basta, abang-abang na lang. Okay mga kasuward, ito, meron tayong si Katorta, Rebel Balboa. Nagbablog na rin siya, yan po ang kanyang YouTube channel. Supportahan po natin, monetize ka na ba, di ba? Ilan na ang channel mo, o subscribers mo? 1,777. 1,000 plus? Alam mo ba kung paano tingnan yung watch hour? Hindi mo alam. Hindi po. Basta mag-upload ka lang ng video, habaan mo, mga 10 minutes pataas. Yun. Yun naman in-upload mo. Tsaka, ba't nakabra? Yan! Supportahan nyo mga kasuward. Biruin mo, nagbablog siya. Nagbablog siya, matutuwa kayo sa mga vlog niya. Yan ang kanyang YouTube channel, Raver Balboa. Ilalagay ko po yung link sa description ng video na to. Sana masuportahan ninyo. Sa taga-Bukana din, dito sa lugar namin. So, kailan ka? Bago ka na nag-vlog, no? Matagal na ba? Matagal na po. Matagal na rin? Yung iba po, wala pa po yung mga edit. Ikaw ba nag-edit? At saka nanghihiram ka lang ng cellphone, di ba? Apo. Nanghihiram lang siya ng cellphone, pero nakakapag-vlog siya. Yun, baka magkaroon ka ng cellphone. Yan, sige, basta ituloy mo na yung pagbablog mo. Supporta natin ang mga kasuward kasi, siyempre, ang hirap ng buhay, baka sa pamamagitan mo, maging maayos yung buhay ninyo sa pagbablog. Ito, saka ka na lang mag-vlog, ha? Sige. Here, iba, picture na yun. Yun. Yan, si River Balboa. Yan yung kanyang YouTube channel. Panoorin nyo, bye-bye.